بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah mga kaibigan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ating pong ipagpapatuloy ang ating pagtatalakay sa aklat ng ating butihing guro na si Sheikh Salih Al-Fauzan Hafidhahullah, ang kanyang aklat na Al-Mulakhas Al-Fiqhi, na kung saan ito yung aklat mukarrar na ating dinidiscuss, tinatalakay, pinapaliwanag sa ating subject na fiqh. Naway patatagin nawa tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa landas na ito, madali nawa sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagsasaliksik ng kaalaman at panatili niya nawa sa atin ang kanyang taufik, gabay at patnubay. Ngayon mga kapatid, sa pinakahuling episode, patuloy pa rin nating tinatalakay ang Kitab As-Salah, ang aklat hinggil sa Salah, na kung saan sa paksa na ito, sa aklat na ito, Kitab As-Salah, natalakay natin ang iba't ibang uri ng mga ang ilan sa mga kabanata, mga abwab o pintuan kabanata sa, na may kaugnayan sa sala. Halimbawa, natalakay natin, una natin tinalakay yung kahulugan ng sala, yung kahalagahan at kahalagaan ng pagsasala, yung panghanib ng pag-iwan ng pagsasala. Ganun din na tinalakay din natin yung ahkamul adhan wal iqama, yung mga rulings, panuntunan sa adhan at pag-iqama. Yung shurutus salah, yung mga kondisyon ng pagsasalah. Ganun din yung adabul mashi ila salah, yung mga mabubuting kaasalan, mabubuting asal, mabubuting adab sa pagtungo, pagpunta at pananatili sa loob ng masjid. Ganun din, tinalakay natin yung mga arkan, mga wajib, mga sunna ng salah, mga haligi, mga obligado at yung mga sunna ng salah. At yun ang pinakahuling natalakay natin sa episode 24, ay tinalakay natin yung sifatus salah, yung katangian o yung tamang pamamaraan ng pagsasala ayon sa pagsasala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang ating huwaran, bakit tayo nag-aaral sa fiqh? Upang ang ating mga pagsamba ay sumang-ayon sa pamamaraan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sinabi ng mahal na propeta, sallu kama raaitumuni yusalli, kayo ay magsala ng kahalintulad ng aking pagsasala. So ngayon mga kaibigan, mga kapatid, itong paksa natin sa araw na ito ay isang mahalagang paksa din. Bagamat ito po ay wala sa aklat, ito ay nagmula sa akin at nakita kong isang mahalagang paksa na dapat nating malaman at maipaliwanag. Nang sa ganun ay lubos nating maunawaan ang tamang pamamaraan ng pagsala at maiwasan natin o di kaya maiwasan natin yung mga pangkaraniwang nagagawa ng mga nagsasala. Nang sa ganun ang ating pagsasala ay sumang-ayon o di kaya may sagawa natin ng tamang pamamaraan. No, dahil nga minsan may mga ginagawa kasi yung tao na nakaugalian niyang ginagawa sa pagsasala, pero hindi niya pala alam na ito ay sumasalungat sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang paksa natin ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, ay ang al-akhta asya'i'a fi salah. Ano ibig sabihin ito? Mga pangkaraniwang pagkakamali na nagagawa ng mga nagsasala. Halimbawa, kasi sifatus sala, tinalakay natin yung katangian, tamang pamamaraan ng pagsasala, mainam na banggitin natin, no, yung mga negative. Okay, ibig sabihin, banggitin natin yung mga pangkaraniwang nagagawa para lubos natin maunawaan at lubos natin may sagawa ang pagsasala ng tamang pagsasala. Dahil ngayon nga nabanggit ko na minsan may mga tao na ginawa nilang kaugalian ng ilang gawain sa pagsasala at hindi nila nababatid, namamalayan na ito pala ay kabilang sa mga pagkakamali sa pagsasala. At itong mga pagkakamaling to, para sa inyong kaalaman, kabilang sa mga pagkakamaling ito ay maaaring nasisira niya ang sala.
dahil ang nalalabag niya is yung pag-iwan sa kabilang sa haligi ng sala. At natalakay natin ang pag-iwan sa haligi ng sala ay maring nakakapawalang bisa, nakakasira sa pagsasala. So ito ay mahalagang pagsapo, mga kapatid, na dapat nating talakayin, malaman, unawain, no? Dapat nating kilalanin o mapag-alaman itong mga pangkaraniwang pagkakamali sa pagsasala nang sa ganun ay maiwasan natin. Okay po ba? Inshallah, no? Ngayon, inipon ko ang napakarami na banggit ng ating mga ulama, no? Sa totoo lang, nilahan nila ito sa mga aklat nila, itong mga akta, asya'i, afisala. Pinili ko lang yung mga pangkaraniwan, no? Pangunahing pagkakamali, no? Na napapanahunan, nakikita natin ginagawa ng ilan o ng karamihan. 15 pangkarakta, pangkaraniwang pagkakamali yung babanggitin natin sa episode na ito. Una, sabi ng ating mga ulama, at talafud bin niya, ibig sabihin nito, ang pagsambit ng niya, intensyon. Ang daming nagpipim sa akin ito, no? Dahil nakaugalian daw dati noon yung pagsambit ng niya. Paulit-ulit natin binibigyan din ito, lalo na noong ang paksa natin ay yung kondisyon ng sala, yung niyat, ninalakay din, natalakay natin yan doon, doon din sa wudu, pag-ablution, natalakay natin din doon na hindi sinasambit ang intensyon. Ang intensyon, mahalluha fil qalb, ang lugar niya ay sa puso lamang. No? Ang puso mo ang mag-intensyon, maglalayon, magagawa ng intensyon, hangarin. Halimbawa, kung pagsasala, puso mo lamang. No, sa isa sa puso mo, ya Allah, sa puso mo, ha? Ya Allah, ako ay magsasala halimbawa ng salat of dhuhr para sa iyo. Yun lang, tapos magtatakbir ka na. Yun lang, sa niya lang, sa puso lamang. Salungat, hindi katulad ng ginagawa ng mga ahlul bid'a, mapaggawa ng bid'a na sinasambit nila. Halimbawa, yung usali arba rakaatin lillahi salata dhuhr o fardan lillah, sinasambit nila, ito po ay bid'ah, wala sa katuruan ng relihiyong Islam, ito ay haram, hindi katanggap-tanggap na gawain. Dahil sinabi naman ang propeta, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, sinumang gumawa ng gawain pagsamba na hindi sumasang-ayon sa amin, ito ay mardud, rejected. Dahil nga walang nabanggit sa hadith sa mga sahaba, mga tabi'in na kapag sila ay magsasala o mag-iintensyon magdiniya ay sinasambit nila. Walang nabanggit ang mga propeta kapag siya ay magsasala ng salat o dhuhr o asar ay sasambitin niya yung nabanggit natin. So ito ay bid'ah, no? Na dapat nating tayo ay maging aware dyan, no? Dito ay dapat nating iwasan, mga kapatid, no? Ikalawa na pangkaraniwang pagkakamali, sabi natin, hindi pagsambit ng takbiratul ihram, unang takbir sa sala. Yung takbiratul ihram, natalakay natin, ito yung unang takbir sa sala. Ito yung susi ng sala, no? At haligi ng sala. Hindi pagsambit ng takbiratul ihram sa pagpasok sa jama'a habang ang imam ay nakaruko sa pagmamadali sa kagustuhang maabutan ang rak'a na iyon. Subhanallah. Ito yung kabilang sa dahil nga sa kamangmangan, kawalan ng takot, katamaran, no? Katamaran, ginagawa ito ng ilan. Ano ibig sabihin ito? Halimbawa kasi may mga tao, kapag nakita nila ang imam nakaruko, kasi naunawa nila na maabutan ng rak'a kapag naabutan mo ang imam habang nakatayo hanggang sa siya ay nakaruko. So, dahil sa pagmamadali nila at gusto nilang maabutan yung rak'a na yun para hindi na nila bayaran, nagmamadali sila hanggang sa hindi nila namamalayan na naiwan na nila yung takbiratul ihram. Binigyan din natin ito sa mga iba sa episode na Arkanus Salah, yung takbiratul ihram. Minsan, nagtatakbir na sila, paruko kaagad, which is ito ay mali. Ang ginawa nila takbiratul ruko, hindi yung takbiratul ihram. Kasi nabanggit natin ang takbiratul ihram, dapat tatayo ka muna ng matuwid, saka ka magtatakbir, Allahu Akbar, at magtatakbir ka ng ruko. Yun ang tama. Hindi yung ginagawa ng ilan na tumatakbo, minsan pa nga, nakaruko na sila at nagtatakbir para lang, no, sa layunin lamang na maabutan yung imam habang nagruruko. So ito ay napakalaking pagkakamali na matulan natin sira, no, na pawalang bisa yung sala dahil ang naiwan niya yung haligi ng sala, yung takbiratul ihram. Okay, so ito po ay malaking pagkakamali, mga kapatid. Tandaan yung sinabi ng propeta, pumunta ka sa masjid sa sala ng mahinahon, no? Hindi nagmamadali na tumatakbo. Kung ano yung naabutan nyo, salahan nyo. Kung ano yung hindi nyo naabutan, bayaran nyo.
Ganun na ang payo sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. May kapanatagan, kahinahunan yung pagpunta, hindi pagmamadali na salungat sa nabanggit natin to. Dahil maaaring nakakagawa tayo ng malaking pagkakamali sa sala, no? Ikatlo, hindi pagtutuwid ng hanay ng mga nagsasala sa jama'a, yung saf. Kabilang din daw to sa mga pagkakamali at ito ay kasi ang pagiging matuwid, ginagawa nating matuwid, yung taswid to saf kasi maraming kahulugan yan. Kabilang din dapat straight. Alhamdulillah sa mga masjid natin na mayroong minsan nilalagay nila ng palatandaan. Ganun din na dapat hindi magkakaroon ng malaking gap. Okay, distance yung mga saf, no? Maliban na lamang sa panahon natin itong mga nangyari na dahil nga sa ito ay fatwa ng mga dakilang ulama, mga ulama natin, ay ibang usapan to. Pero kapag ang usapan kapag walang rason ay hindi narapat na ginagawa natin ito o di kaya hindi itinutuwid yung ating ang ating saf at ito ay kabilang sa pagganap sa ating para upang mas lubos na pangganap o pangkumpleto sa ating sala dahil nga sinabi ng mahal propeta sa usufufakum fa inna taswiyat as-sufufi min tamamis sala, sinasabi yan ng imam bago siya magtatakbir. Ituwid niyo ang inyong mga saf dahil ang pagtutuwid ng saf ay kabilang sa pagganap pangkumpleto ng sala at ito ay obligado, no, kasi sawu, no, amr, no, ito ay inobliga na dapat gawin ng mga ma'mum. Ikaapat na pangkaraniwan pagkakamali na nabanggit ng ating mga ulama, kawalan ng kapanatagan, yung tumanina sa sala, yung nagmamadali, ang bilis na parang hinahabol ng ano diyan. Ito ay tarukwa dito, nakakapawalang bisa din ng pagsasala. Dahil ang tumanina, kapanatagan sa pagsasala, natalakay natin kabilang to sa haligi ng sala. Nabanggit natin yung hadithul musi, salatahu, yung sa panahon ng mahal propeta, isang Arabi na dumating sa Masjid Nabawi, Masjid ng mahal propeta, nagsala na napakabilis. Pagkaranya magsala, nagsalam siya sa mahal propeta, at tinuruan siya, sinabi sa kanya ng mahal propeta, ulitin mo ang sala dahil hindi ka nakapagsagawa ng sala. Tatlong beses niya ito inulit. Pag sa ikatlong pagkakataon, itinuro na sa kanya ng mahal propeta ang tamang pamamaraan ng pagsasala, lalo na yung tumaknina. Sabi niya, kapag kayo na magsala, huwag ka magmadali, magtakbir ka, tumayo ka naman tuwid na may kapanatagan, magruko ka na may kapanatagan, so and so forth, hanggang sa huling bahagi ng sala. So ito, yun ang dalil ng pagiging haligi ng sala ng tumaknina dahil nitusan siya ng mahal propeta na ulitin niya yung pagsasala. Kabilang din sa nabanggit ng ating mga ulama, ang pagpapalakas ng isang ma'mum sa takbir, pagbabasa at dua. Ma'mum, yung nasa likod ng imam. So, hindi kaaya-aya kasi minsan nakakapirwisyo, okay, nakaka-disturb sa mga katabi niya. Kapag pinapalakas mo yung pagtatakbir, Allah, para kang imam. Okay, yung imam ang nagpapalakas, ikaw ng ma'mum sa sarili mo lang. Ganun din yung pagbabasa at yung pagdudua. Kasi minsan may mga tao, katabi mo mismo, minsan na napipirisyo ka, ang lakas magbasa. Okay, so nawawala ka sa focus, tarkiz, no? Dahil sa pagbabasa niya ng malakas. So ito ay pagkakamali ng mga ma'mum. Pera lang, no? Sa totoo lang. May mga tao kasi na yun ang likas nila, na talagang malakas, hindi nila nakokontrol. So, ibang usapan yun, no? Paupamanin natin. Pero ang tinutukoy natin dito, yung taong sinasadya niya, okay, dahil siya ay magma, sasabihin natin na huwag niyang palakasin kapag siya nagsusujud, kapag siya nagruruko, kapag siya nagtatakbir. Dahil ito ay salungat sa sunnan ng mahal na propeta, sallallahu alaihi wasallam. Ika-anim, ang unahan ng ma'mum ang imam sa pagtatakmim. Kabilang din to sa pangkaraniwang pagkakamali na hindi pa nag-umpisa magta'min, mag-amin. Yung ta'min yung pagsasabi ng amin pagkaraan ng Fatiha, no? Minsan kasi inunahan na ng mga ma'mum. Ano sinabi ng mga propeta? Idha amman al-imam. Kapag nagta'min, nagsabi ang imam ng amin, fa'aminu, saka kayo magsabi ng amin. Ibig sabihin, huwag niyo pangunahan ng imam. Mamaya, bibigyan din natin to sa ikapito, no? Kasi may mga tao, waladhalin, nandun pa lang, hindi pa natatapos yung boses ng imam, nag-aamin na yung mama mo, which is, ito ay kabilang sa malaki, pagkakamali at nakaka-pirwisyo, nakaka-disturb to sa imam at sa mga katabi mong ma'mum. At ito ay na mapapansin nyo kapag may ma'mum na inuuna niya yung imam ng sa pagsasabi ng amin. Ito, bigyang din natin to. Ikapito,
napakahalagang paksa ito, paksa, panuntunan o kaya topic ito mga kaibigan, itong ang sadyang pangunguna sa imam sa mga gawain sa sala o di kaya naman ay masyadong nagpapahuli. Subhanallah. Tandaan natin tayong ma'amu, mayroon tayong imam. Siya ang leader natin. Siya ang atin obligado sa atin na sundin natin yung imam. Okay, at ang pagsunod sa imam, binigyan din ito ng mga ulama. Tatlo. Una, no? Dalawang pinagbawal dito, ang isa, ito yung tama. Okay? Una, sabi ng mga propeta, innama ju'ilal imamu liutammabih. Tunay na ginawang imam upang inyong tularan. Kaya pag siya nagtakbir, magtakbir kayo. Kapag siya nagruko, magruko kayo. Kapag siya nagsujud, saka kayo magsujud. Sa ibang hadith, huwag niyong panguna ng imam. Huwag kayong magtakbir hanggat hindi nagtatakbir ang imam. So talagang binigyan din ng mga propeta ang pagsunod sa imam ng salah. Okay po? Ngayon, mayroon kasi mga pinagbawal yung unahan mong imam. At ito ay binigyang babala ng mahal ng propeta SAW sa isang hadith na napaka matinding pagbibigay babala at may kaparusahan yung taong sinasadya niyang pangunahan ng imam at ito ay nakakasira ng sala kapag sinasadya mong pangunahan ang imam. Halimbawa, hindi pa nagruruko, nagruko ka na. Hindi pa nagsusujud, nagsujud ka na kaagad. Okay? Ito ay kabilang sa malaking kasalanan o di kaya malaking pagkakamali na sumisira sa pagsasala. No? Yan ay pinagbawal. Ganun din, yung gawing sinasabayan yung imam, ito rin ay pinagbawal, hindi tama. Okay? Natin sinasabayan, no, Allahu Akbar, no? Ito ay mali. Ang tamang pagsunod, kapag siya nagtakbir, magtatakbir ka. Kapag siya nagruko, nandun na siya pagruko, saka ka magruruko. Okay? Yun ang tamang pagsunod. Hindi mo pangunahan at hindi mo rin naman musawat, ibig sabihin sinasabayan. May mga taong ganyan na tagbarito, pinapakiramdaman niya yung imam, kapag magruko, sasabayan niya. Ito po ay malaking pagkakamali. Okay? Yung pangatlo, nabanggit natin na yun ang tama, na kapag pagkaraan ng gawain ng imam, saka mo susundin. Okay? Katulad yung pag-aamin. O di kaya yung pagtatakbir, ng sa pagtatakbir, marinig natin ng imam, Allahu, sa takbiratul ihram, Allahu Akbar, saka ka magtakbiratul ihram. Pag narinig mo yung takbir ng ruko, nakapagruko na siya, saka ka magruko. Okay? Meron ding ikaapat, ito yung labis na pagpapahuli. Hindi naman pwede yung labis na pagpapahuli sa pagsunod sa imam. At ito rin ay pangkaraniwang pagkakamali, mga kapatid. Halimbawa, no, mapapansin nyo, minsan, sa huling sujud, no, nagtakbir na yung imam sa panghuling sujud, panghuling upo, panghuling tahiya, mayroong mga ma'mum na patuloy pa rin nakasujud. At ang katwiran nila, sinasamantala daw nila sa pagdudua, which is ito ay mali. Dahil ginawa kang ma'amu, meron kang imam, wajib na sundin. Kasi sinabi ng propeta, pag siya nagtakbir, magtakbir ka na. Okay? Sumunod ka. Hindi pwedeng magpapahuli ka ng matagal. Okay? Kahit pasun na yung pagdudua sa sujud, pero ang pagsunod sa imam, wajib. At mas unay mo ang wajib. Okay? At ipapayo natin doon sa mga ganun ang kaugalian niya, no, kapag ikaw ay nasa loob ng, sa under ka sa imam, sumunod ka. Kapag sa sunna na sala, pag ikaw lang nagsasala, kahit gaano katagal ka magsujud, go on. Okay? Gawin mo yung sinasabi mong sunna. Pero kapag ikaw ay nasa obligadong sala na meron kang imam, kailangan mo talagang sumunod. Hindi pwedeng nagpapahuli ka. Okay? Nagpapahuli ka ng matagal. At ito ay pagsasalungat sa imam. Okay? At ito ay pangkabilang sa mga pangkaraniwang pagkakamali. Okay? Ito ay mahalagang paksa. Kailangan natin naway naging naunawaan natin itong paksang ito, itong pagsunod sa imam, na kung saan pinagbawal yung pangunahan ng imam o di kaya sabayan o di kaya yung labis na pagpapahuli sa imam. Okay? Dapat katamtaman lang. Pag nagtakbir, magtatakbir tayo. Pag nagruko, magruko tayo. Pag nagsujud, magsusujud tayo. Okay? So now ay naunawaan. Ikawalo, pagtingin sa taas at ang pagpikit ng mga mata. So ito yung pagsasala. No? Nabanggit natin ang sunna, saan tayo titingin kapag tayo nakatayo? Sa mawdi o sujud, yung sa lugar na doon tumatama yung pagsujud natin, yung mukha natin.
Okay, so doon tayo titingin. So makruh, yung pagtingin sa taas, hindi kaaya-aya. Hindi naman nakasira, pero makruh. Pag marami masyado, maaaring makasira kapag masyadong marami yung paggalaw. Okay, pero ito ay makruh, ang hatol ng pagtingin sa taas o di kaya pagpikit ng mga mata, manang mata. Ito rin po ay makruh. Okay, pwera lang, liban naman kapag may rason. Okay, dapat na rin bigyan din. Halimbawa, nasa labas ka, dahil kailangan mo na magsala, nagsala ka sa pumblikong lugar. May mga dumadaan na mga nakaka-fitna. Alam na natin to, no? So, maaaring mong pwede mong ipikit ang iyong mata dahil meron kang rason. Okay, kasi maaaring nasisira yung focus, no? Yung tarkiz dahil sa may mga nakikita ka sa harap mong nakaka-fitna. So, sabi ng ating mga ulama, sa ganitong kalagayan, pwede mong ipikit. Okay, pero kapag, halimbawa, sa bahay, sa loob ng masjid, hindi pwede tayong pwedeng nagsasala na nakapikit ang ating mga mata. Ikasyam, pagbuo ng bagong saf linya bago pa mapuno ang unang saf. Ito rin ay pagkakamali. At ito rin ay kabilang sa taswetu sufuf na dapat natin pinupuno muna natin ang unang saf saka natin lilipat sa ikalawang saf. Dahil sabi ng mga propeta, wag muna sa kahulugan ng hadith, hindi ka aya-aya, maring hindi matanggap kapag nagsala ka mag-isa lang sa ikalawang saf at na mayroong pang lugar, hindi na puno ang unang saf. No, dahil mayroong hadith na hindi tatanggapin ang salatul fadh. Ibig sabihin, nagsasala mag-isa sa isang saf na bagamat samantalang mayroong bakante sa unang saf. Okay, ito ay pinagbawal. Pero lang kapag mag-isa ka lang, pumasok ka sa masjid, wala ka ng masisingitan sa unang saf, magsala ka sa ikalawa. Dahil may valid reason. Ang tinutukoy dito, no, magsasala ka na hindi pa napuno yung unang saf. O di kay marami kayo, ayon nyo lang dahil tinatamad kayo pumunta dun sa gilid, so ito ay kabilang sa pagkakamali, pangkaraniwang pagkakamali. No, ikasampo, pagsasala ng mag-isa sa likod ng saf na kung saan di pa napupuno ang unang saf. Yun na nga, yung kaninang hinalimbawa natin, no, yung mag-isa. Kanina, ang tinutukoy natin doon, marami kayo halimbawa, dalawa, tatlo, bubuo kayo ng saf sa ikalaw na hindi pa napuno yung unang saf. Ito naman, mag-isa lang siya. Ganun din, na hindi napuno yung saf, magsasala siyang mag-isa lang siya doon. Dahil nabanggit sa hadith na hindi matatanggap ang nag-iisang nagsasala sa isang saf samantalang hindi napuno yung unang saf. So dapat bigyang diin natin ito. No? Itong pagkompleto sa saf. Okay po? Ikalabing isa, labis na paggalaw sa sala tulad ng paglalaro sa damit, trilo at iba pa. Okay, so ito ay makruh din yung paggalaw sa sala ng hindi kinakailangan. No, hindi ibang usapan na kapag kinakailangan. Kasi minsan may nagtatanong, Ustad, may lumabas sa sala dahil nasira yung udo niya. Hahakbang ba ako para mapunuin ko yung saf na sa unang ko? Pwede po. Yeah, kasi yan ay may pangangailangan o kaya valid reason. Okay, pero yung tinutukoy natin ito, paggalaw na hindi kung ano-ano ginagawa, nilalaro ang rilo, o di kaya nangangalmot ng sobrang pangangalmot, o di kaya dito sa na hindi pangangalmot, maaaring ito, kapag masyadong marami, ay sabi ng ating mga ulama, maaaring nasisira ang ating sala, waliyadu billah. Ay kalabing dalawang, ang hindi pagruko ng tamang paraan ng pagruruko. Okay, so mayroon pong tamang pamamaraan ng pagruruko, kahalintulad ng nakikita nyo sa ngayon na picture, yung naka-X, yan ang maling pagruruko. Yung X, mayroong X o X, yan ang maling pagruruko. Yung naka-check, yan ang tamang pagruruko ng mahal na propeta, sallallahu alaihi wasallam, na talagang straight. Okay? Yung naka-X, yan daw ang sabi ng ating mga ulama na maling paraan ng pagruruko. Okay po? Ikalabing tatlo, ang hindi pagsujud ng tamang paraan ng pagsusujud. Ito ay binigyan din natin, no, sa mga haligi ng sala. Sa pagsusujud, kailangan natin bigyan din na dapat nakasujud yung pitong bahagi. Noo, kasamang ilong, dalawang kamay, yung dalawang tuhod at yung dalawang paa. Kasi may kabilang sa pagkakamali ay iniaangat nila. Halimbawa, yung ilong o di kaya yung paa. Okay, so yan ay pagkakamali. No? Kahalintulad halimbawa, ng nakikita nyo ngayon na paraan ng pagsusujud, yung naka-ikis, yan ang maling pamamaraan kasi hindi niya naisagawa yung nabanggit natin na pagsusujud sa pitong bahagi. Okay po? Ganun din yung tinatawag na iftirash, yung nakalatag
Nakatuloy nakikita nyo rin dyan na yung dalawang kamay ay nakalatag, nakasayad sa sahig, nakatulad daw, tulad ng inikumpara ng mahang propeta na sabi niya, iwasan yung ganyang sujud dahil yan ay pag-iftirash ng isang katulad ng isang isang aso na nilalatag niya, sinasayad niya yung dalawang kamay niya sa sahig. So yan ay makruh. So dapat nakaangat yung dalawang kamay, itong dalawang kamay. Katulad ng nakikita nyo na naka-check yan ang tamang pagsujud, yung naka-X yan ang maling pagsusujud. Okay po? Ikalabing ka-14, kalabing apat, ang pag-upo sa paraang ika, pag-upo ng nakasayad ng pigi sa sahig na taliwas sa upong iftirash. Okay po? Ang pag-upong paraan ng ika na katulad ng nakikita nyo ngayon, yang ika, na nakaikis yan ng ika, na kung saan yan ay makru. Hindi tamang pag-upo sa habang tayo nakaupo. Ang tamang pag-upo, yung naka-check na yan ang iftirash, jilsatul iftirash at jilsatul tawarruk. At ito ay natalakay natin, ang tawarruk, ginagawa yan sa panghuling pag-upo, akhiru tahiyya. Yung jilsatul iftirash, ginagawa yan sa mga ibang pag-upo na halimbawa sa pagkaraan ng magsujud, sa ikalawang, sa unang tahiyya. Ang tawarruk, ginagawa lamang yan sa huling paghupo. Okay po? So ang punto natin, yung paraang ika, yan ay makruh. Ang tama ay yung tinatawag na jilsatul iftirash at jilsatul at tawarruk. Okay po? Panghuli dito mga kapatid, ang pag-upo sa pag-upo kapag pumasok sa masjid bago magsala ng dalawang rak'a bilang tahiyatul masjid. At ito kabilang nabanggit ng ating mga ulama na pagkakamali. Na ito daw, halimbawa pagpasok mo sa masjid ay uupo ka kaagad na hindi ka man lamang nakapagsala ng dalawang rak'a. Ito hindi wajib. Bagamat may mga nagsabing scholar na ang tahiyatul masjid po ay wajib. Tandaan natin, ganyang kahalaga ang tahiyatul masjid. Dalawang rak'a, greetings of masjid. Pagpasok mo sa masjid, huwag kang uupo kasi sabi ng propeta, kapag ang isa sa inyo ay pumasok sa masjid, huwag siyang uupo hanggat hindi siya makapagsala ng dalawang rak'a. Kahit pa nagkukutba ang imam. Kasi merong isang hadith na nabanggit na merong isang Arabi na pumasok, sahabi po o Arabi pumasok, umupo siya kaagad. Kinausap, tinanong siya ng mahal ng propeta sallam. Kasi nakita niyang umupo siya na hindi siya nagsala ng dalawang raka. Nakapagsala ka ba ng dalawang raka? Sabi niya, hindi po. Kung ganun, tumayo ka at magsala ka ng dalawang raka. Ganyang kahalaga. No? Ayat niya na sunna muakkada. Lubos na ang pagiging sunna niya ito. So, pagpasok natin sa masjid, ay tayo ay magsala ng dalawang raka bago tayo uupo. No? Maliban na lamang kapag pagpasok natin sa masjid ay nag-iikama na. So, kailangan na natin sumali sa salatul jama'ah. At yan ay natalakay natin. No? Nabigyang diin natin yan. Natalakay din natin yan. Halimbawa, Sheikh, habang ako ay nagsasala ng dalawang raka, ay nag-iikama. So, binigyan din natin yan sa mga naunang episode na kapag sa unang bahagi, unang raka, kailangan mong putulin. Pero kapag halimbawa, naumpisa mo na at nasa ikalawang raka ka na, no, ang payo ng ilang mga ulama natin, huwag mo putulin, pag-aani mo lang, no, iksiyan mo lang yung kwan at iksiyan mo lang yung mga binabasa para matapos mo kaagad. Pero kapag nasa unang pag-umpisa ka pa lamang Allahu Akbar at nag-iikama na, putulin mo na kaagad, no, yung pagsasala, no, puputulin mo na, wala nang salam. Okay, kasi may nagsabi, Ustad, magsasalam ba ako habang ako na? Hindi na, puputuli mo na. No, i-stop mo na yung pagsasala, tutungo ka na sa magsasaf ka na para makapagsala kasama, kasabay ng imam. Okay po? So ito po yung mashallah, labing limang mga pangkaraniwang pagkakamali na nagagawa ng mga nagsasala. So mashallah, naway naintindihan natin, naunawaan natin at naway inshallah taala iwasan natin itong mga nabanggit natin na pangkaraniwang pagkakamali. Kung meron man bang po kayong clarification, katanungan o idadagdag, no, maaari niyo pong i-comment, no? At o di kaya kung meron kayong katanungan, i-PM niyo lamang po sa akin. So hanggang sa muli po mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsusubaybay, pagsasaliksik ng kaalaman, no? At naway madagdagan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kaalaman at lagyan niya ng baraka ang ating mga kaalaman ng sa ganun ay ating mga may sa buhay. Bigyan nawa tayo ni Allah ng sabar. Kailangan itong sabar, no? Pagtitimpi, pagtitiis, no? Nilalaban natin yung katamaran
sa pagsasaliksik ng kaalaman. Dapat tayong maging matatag sa landas na ito para mas lubos ta, para mas marami tayong matutunan insyaallah ta'ala. So maraming salamat, jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Hanggang sa muli, wa akhiru da'wana alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.